Dear Lady Love TV. Magandang araw. Tunghayan po natin ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Secretly Married with Mr. Billionaire. Narito na po ang ikatlong bahagi. Bago pa lang ako pero akala mo kung sino na. Akala mo kung sino maganda. Nagpapapansin kay Sir. Walang-wala siya sa kalingkingan ni Miss Charm. Parinig ng isang babae na pinaglihi yata sa kawayan sa sobrang kapayatan. Papatulan sana ito ni Cathy ngunit mabilis kong nahawakan ang braso nito. Napatingin ito sa akin. Umiling lamang ako. Huwag mong patulan, hayaan mo sila. Titigil din naman ang mga yan, sabi ko dito. At niyaya itong lumabas ng kantin. Dumiretso na kami sa locker at nagpahinga sandali bago ulit bumalik sa trabaho. Maayos namang lumipas ang maghapon at ngayon nga ay uwian na naman. Nag-aayos na siya ng gamit para umuwi. Umunan na si Cathy at Tom at may pupuntahan pa raw. Kakaiba ang kinikilos ng dalawang yon, parang may something na. Habang naglalakad ako sa lobby ng kumpanya ay napansin ko ang isang kotseng nakaparada sa harap sa labas. Kamukha ito ng sasakyan ni Sean. Siguro ay mahinihintay ito. Lalagpasan na sana niya ang sasakyan nang biglang bumukas ang bintana ng kotse. Nakita niyang bahagyang dumungaw si Sean. Get inside. Sabay na tayo umuwi. Sabi nito sa akin. Nagpalinga-linga pa ako bago muling humarap sa kanya. Ako? Sabay turo ko pa sa akin sarili. Yes, let's go. Labi nito. Huwag na. Magkukommute na lang ako. Tanggi ko. Baka may makakita pa sa atin at kung ano pang isipin. Sabi ko pa. And so, gusto mo bang ako pa mismo ang magsakay sa iyo dito sa loob? Tanong nito sa akin. At bubuksan na sana nito ang pinto sa gilid nang bigla akong binuksan ang kabilang pinto at agad akong pumasok. Seatbelt, sabi nito sa akin at nagsimula na ulit paandarin ang kotse. Naging tahimik ang aming biyahe. Hindi ako makapagsalita at baka mauta lamang ako. Paminsan-minsan ay napapansin kong lumilingon ito sa akin. Diretso lang ang tingin ko nang mapansing ibang way na ang tinatahak namin. Napalingon ako sa kanya na seryoso lang sa pagmamaneho. Hindi ito ang daan pa uwi sa mansyon. Wika niya dito, na natili lang itong nakatingin sa unahan. Yeah, let's eat dinner first outside. We're going to Tagaytay. May alam ako magandang lugar doon at masarap ang pagkain. Sabi nito. Pero, naghanda ng hapunan si Yaya Ludi. Don't worry, tinawagan ko na siya kanina pa. So don't worry, just relax and enjoy. Sabi pa nito. Diyos ko, paano ba siya makakapag-enjoy nito kung nakakailan itong kasama? Natatakot siyang baka maulit ang nangyari sa mansyon. Noon niya lang nalaman na marupok pala siya pagdating dito. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Why? What's on your mind? Tanong ni Sean at lumingon ito sa akin. Ha? Wala. Tipid niyang sagot dito. Come on, may gusto ka bang sabihin? Pilit nito sa akin. Akala ko kasi walang dapat makaalam na mag-asawa tayo. Mahina akong wika dito. Nakita ko napalingon ito sa akin. Matagal bago ito sumagot. Yes, tipid na sagot nito sa akin. Bakit kailangan mong sumabay pagkain at sunduin pa ako ngayon? Baka kung ano pang isipin ng iba. Sabi ko dito. What's wrong with that? Hindi naman nila maiisip na mag-asawa tayo dahil lang doon. Umiwas lang ako ng pag-usapan tayo. Baka makarating pa sa girlfriend mo. Wika ko dito na hindi tumitingin. Nakita kong umigting ang panga nito at hindi na muli nagsalita pa. Naging tahimik na muli ang aming biyahe hanggang makarating kami sa harap ng restaurant. Hindi ko namalaya na nakarating na pala kami. Let's go, sabi nito at nauna itong pumasok sa loob at iniwan ako mag-isa sa labas. Napanganga na lamang ako sa ginawa nito. Anong problema? Ano bang aasahan ko doon? Sumunod na lang ako sa loob at nakita ko kaagad itong nakaupo sa bandang gilid na hindi dinadaanan ng mga tao.
May kausap ito sa cellphone nito at hindi napansin ang pagdating ko. Yeah, of course. I miss you too. Take care of yourself, okay? Yeah. Okay, bye. I love you. Sabi nito na nakangiti pa. Umubo ako ng mahina na mabilis itong ikinalingon. Bigla itong napatayo at napalunok. Kanina ka pa ba dyan? Tanong nito. No, kararating ko pa lang. Sabi ko dito. At umupo na ako sa kaharap nito. What do you want to eat? Tanong nito habang nakatingin sa menu. Kahit ano. Hindi naman ako mapili at wala akong allergy. Sabi ko dito. Tumango lamang ito at maya-maya lang ay may lumapit na sa aming waiter at umorder na ito. Saglit lang kami naghintay at tumating na ang mga pagkain. Tahimik kaming kumain at panakanak ha itong tumitingin sa akin. Gusto ko man itong makausap tungkol sa mga kilikilos nito ay hindi ko magawa. Baka wala lang ito sa kanya at mapahiya lang ako. May pinirmahan kaming kontrata at yun ang masusunod. Hanggat maaari ay iiwasan ko na lang ito. Mabilis lang akong nakatapos ng pagkain. Nagpaalam ako saglit dito na gagamit ang banyo. Saglit lang ako at bumalik agad sa aming table. Na makita ako nito ay agad itong tumayo. Let's go. Sabi nito sa akin at muli ay naon na itong naglakad at lumabas ng restaurant. Kinabukasan ay maaga ulit akong pumasok at agad na naghanda ng mga gamit na dadalhin ko sa paglilinis ng opisina ni Sean. Sumakay ako ng elevator. Mabuti na lamang at nasa lima lang kami sa loob. Habang nakayuko ay narinig ko ang isang babae na nagsasalita. Janitress lang naman pero ang landi, grabe. Ang lakas ng loob na landiin na CEO ng kumpanya. Akala mo na napapatulan siya. Sabi ng isa na alam ko naman na sa akin pinaririnig. Yeah right, nakakatawa, boba. Sabi ng isa pang babae na pinakamaliit sa kanila. Naikuyom ko ang dalawa kong mga kamay. Inhale, exhale, hindi ko sila kailangan patulan. Biglang tumunog ang elevator, tanda na may bababa sa palapag na iyon. Sabay-sabay na inayos sa mga babae ang kanilang mga damit at humanda na sa paglabas. Ngunit bago lumabas ang isa sa kanila, ay sinadya pa nitong sipay ng dalawang timba na may lamang mga panlinis. Natumba ito at nagkalat ang mga gamit. Oops, sorry. Maarteng wika nito sa akin na nakapamaywang pa. Pakembot-kembot pa itong naglalakad palabas ng elevator. Matisod ka sana. Bulong ko sa aking sarili. Masyadong bitter sa buhay. Akala mo ay kinaganda nila ang ganoon. Napailing na lang ako. Mabilis akong lumabas ng huminto ng elevator sa palapag ng opisina ni Sean. Kailangan kong bilisan bago pa dumating ang aking asawa. Kumatok ako at agad na pinihit ang siradura ng pintuan. Binuhay ko ang lahat ng ilaw at nagsimula na sa paglilinis. Pakanta-kanta pa ako na sinabayan pa ng pagkembot. Feeling ko ay magiging maganda ang araw ko ngayon. Like a virgin. How? Touched for the very first time. Like a virgin. Naputol ang pagkanta at pangkembot ko. Nang pag-ikot ko ay nakatawang mukha ni siya na nakita ko. Nakasandal ito sa pinto ng banyo at nakahalukip-kip. Shit, namalagkit. Ano naman bang buhay to? Napapikit ako at napayuko. Ramdam na ramdam ko ang init ng mukha ko dahil sa kahihiyan. Nararamdaman ko ang unti-unti nitong paglapit sa akin. You look sexy and hot when you dance like that. Mahinang wika nito sa akin. Shit, eto na naman po ang tukso. Lord, ilayo mo po ako sa tukso, please lang. Nanatili ako na kayuko. Ayokong tingnan ito at baka para na naman ako nitong kahoy na bulok. Marupok. Ngunit naramdaman kong hinahawakan itong aking baba at unti-unting inaangat hanggang sa magtama ang aming mga paningin. Namumungay ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Napalunok ako habang nakatingin sa kanyang mga mata. Sobrang lakas ng tibok ng aking puso na halos hindi na ako makahinga. Diyos ko, please lang Lord, ilayo niyo naman po ako sa tukso. Alam niyo naman po na ako ang reyna ng marurupok. Bulong ko sa aking sarili. Ayan na naman ang mga the moves ng aking asawa. Sinusubukan niya talaga ako nito. Nakaisip bigla ako ng kalokohan. Ganito palang gusto mo ha? Dahan-dahan kong iniangat ang aking nanginginig na kamay at masuyong hinawakan ang kanyang tiyan. Ramdam kong napahinga ito ng malalim dahil sa aking ginawa. Feel na feel kong damhin ang mamasel nitong tiyan dahil nakasuot pa ito ng kanyang long sleeve. Bahagya ko pang hinagat ang pangibabahong labi at pinupungay ang aking mga mata. Akma sana itong lalapit sa aking mukha nang bahagya kong umatras at nagsalita.
kung wala kang ipag-uutos, pababa na ako. Malambing kong wika dito. Tumalikod na ako at diretsong binuksan ang pintuan ng opisina nito. Ngunit bago ako lumabas, ay muli ko itong nilingon at kinindatan. Bye, mister. Mahina akong sabi dito. Sapat lamang upang marinig niya. Bahagya itong napanganga. At bago pa ito nakapagsalita, ay tuluyan akong lumabas at isinarado ang pinto. Napabuga ako ng hangin sa ginawa ko. Shit, nakakahiya. Ano ba namang naisipan ko at ginantihan ko ang kalandian nito sa akin? Paano ako ito haharapin sa bahay? Nagpapadyak ako at sinabunutan ang aking sariling buhok. Mabilis akong sumakay ng elevator at dumiretso sa locker room. Palakad-lakad ako at hindi mapakali. Nako, bakit kaya parang pusang hindi mapaanak ang isa dyan? Napalingon ako sa nagsalita at nakita si Cathy na kararating lang. Anong meron, best friend? Tanong pa nito. Ha, wala. Nauutal kong sagot dito. Mupo ako ngunit agad ding napatayo at muling nagpalakad-lakad. Hinawakan ako ni Cathy sa dalawang braso at iniupo sa upuan doon. Ako ang nahihilo sa'yo ha. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Wala, gutom lang to. Tara, kain na tayo. Yaya ako dito at hinila ko na ang braso nito palabas ng locker room. Nagtuloy kami sa kantin. Mabuti na lamang at mas maaga kami dumating. Maya-maya pa ang break time ng mga staff. Masaya kaming kumain at nagkwentuhan na may tumigil sa gilid ng aming table. Sabay-sabay kaming napatingala upang tingnan kung sino ito. Well, 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 iba talaga kapag makapal ang mukha. Gagawin ang lahat para makasungkit ng mayaman. Wika na naman ang babaeng payat na masyadong bitter sa buhay. Excuse me, pero kumakain kami. Maayos kong sabi dito pero ganun lang ang gulat namin na malakas nitong paluin ang kamay nito ang lamesa dahilan para matumba ang baso at matapon ng tubig sa aking uniform. Agad akong napatayo at hinarap ito. Nakapamewang pa ito sa akin. Ano, lalaban ka? Hoy, tandaan mo, janitor ka lang dito. Maarteng wika nito na nakataas pa ang isang kilay. May problema ba kung janitor lang ako dito? Ikaw ba ang nagpapasahod sa akin? Hindi ko alam kung bakit ang init ng bungo mo sa akin. Wika ko dito. Lumugar ka kasi. Hindi yung nagpapaganda ka. Pangit ka naman. Sabi pa nito. Sana ko lulugar. Ikaw bang may-ari ng kumpanya? Pangit ako eh ikaw. Maganda ka ba? Maganda ka niya nan? Ha? San banda? Hindi ko makita eh. Pangaasar niya rito. Akala siguro nito ay uurungan siya nito. Abat, akma sana itong sasampalin pero naagapan ko ang kamay nito. Mariin ko itong hinawakan at tinitigan sa mga mata. Subukan mong ilapat sa mukha ko. Sisiguraduhin kung hindi ka na makakapasok ng isang linggo. At malakas kong binitiwan ang braso nito na muntik na nitong ikasubsob. Ano? Hindi ka pa aalis dyan? Sita ko dito. Inirapan ako nito at mabilis na tinalikuran upang bumalik sa sarili nitong lamesa kasama mga kaibigan nito. Ay wow! Pak na pak! Pang-famous ang aktingan best friend. Napaka-arte akala mo siya ang may-ari ng kumpanya. Sabi ni Cathy, nagpatuloy na kami sa aming pagkain. May mga ilang nakarinig na sagutan namin ng kontrabidang babae. Ang ilan ay napatawa at napatango na lamang. Matapos kumain ay balik kaming tatlo sa paglilinis. Pagsapit ng alas 5 ay sabay-sabay na kaming lumabas ni Cathy at Tom. Nagaya pa ang mga itong kumain na sa labas. Pero wala pa naman sa sahod at wala pa akong pera kaya hindi na ako sumama. Nauna na ako sa kanila at dumiretso na nang uwi sa mansyon. Dahan-dahan pa ako naglalakad papasok sa pinto, pitbit ang aking sapatos. Baka nakauwi na si Sean. Hindi pa kayang humarap dito. Nakatingkayad akong naglalakad papunta sa hagdan nang biglang may magsalita sa likuran ko na ikinasigaw ko. Ay, talong mong malaki. Wika ako dito at napahawak pa ako sa aking dibdib sa sobrang gulat. Nakita mo na ba ang talong ko? Tanong ni Sean na nasa likuran ko. Napapikit ako nang mariin sa sinabi nito. Hindi pa rin ako humaharap dito. Saan ka pupunta? Para kang magnanakaw sa itsura mong yan. Sabi pa nito sa akin. Napasingha pa ako nang tumama ang hininga nito sa aking batok. Napalunok pa ako. Narinig ko nang mahina nitong pagtawa bago nagsalita. Nagpaluto ako ng hapunan kay Yaya. Sabay na tayong kumain. Wika nito sa akin at naramdaman ko na lamang na naglalakad na ito palayo. Nakahinga ko ng malalim. Diyos ko, maaga ako nitong mamamatay sa nerbiyos. Mabilis ako naglakad at umakyat na sa hagdan upang pumunta sa aking kwarto
at saglit na makapaglinis ng sarili bago maghapunan. Isang simpleng t-shirt na malaki at leggings ang sinuot ko. At ang pamalakasan kong salamin sa mata. Na makontento sa itsura ay bumaba na ako at dumiretso sa komedor. Naabutan ko doon si Yaya na nakahain na. Tulungan ko na po kayo, Yaya. Wika ko dito. Nakangiti itong humarap sa akin bago magsalita. Hindi na, Reyna. Maupo ka na lang dyan. Tinawag ko na si Sean. Pababa na rin siguro yon. Mabuti naman at sabay kayong kakain ngayon dito. Masayang sabi nito sa akin. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng mga hakbang papalapit sa amin. Andyan ka na pala, Sean. O siya, maupo ka na at kumain na kayo. Tapos na akong kumain at pupunta muna ako sa labas. Bahala na kayo dyan, ha? Paalam nito sa amin at lumabas na. Naiwan kaming dalawa sa harap ng lamesa at walang gustong magsalita. Iniabot ko ang kanin at nilagyan ito sa kanyang plato. Ganon din ang ulam. Ipinagsalin ko na rin ito ng tubig sa baso nito. At pagkatapos, ay ako naman ang kumuha ng aking pagkain. Nagsimula kami kumain at tanging tunog lamang ng kutsara at tinidor ang maririnig. How's your work? Tanong nito pero nanatiling na kayo ko at kumakain. Okay lang naman. Tipid kong sagot dito. Nalaman ko ang nangyari sa kantin kanina. Do you want me to fire her? Tanong ko rito na ikinatingin nito. Ha? Huh? Gusto mo bang alisin ko sa trabaho na bubuli sa'yo sa kantin? I heard na dalawang beses ka na palang ginanon. Sabi nito at nakatingin na sa akin. Hayaan mo na. Titigil din siguro yon. Kawawa naman kapag inalisan mo ng trabaho. Sabi ko dito. Okay, pero once na may mabalitaan na naman ako na may ginawa yun sa'yo, I will fire her right away. Seryosong sabi nito sa akin. Tumango na lamang ako. And by the way, I'm planning to remove you from cleaning department. Accounting department needs accounting staff. And because you are a CPA, you are qualified for the position. Balita nito sa akin. Maganda sana kaya lang ay siguradong kung ano-ano na naman ang marinig niya sa paligid. Saka na lang siguro. Huwag muna ngayon, maayos naman ako sa work ko ngayon at nasanay na rin ako. Okay, but if you will change your mind, sabihin mo lang sa akin kaagad. And oh, by the way, you are the one who is in charge sa paglilinis ng office ko. Every day, sa umaga, at bago umuwi, sabi pa nito. Muli akong tumango dito at nagpatuloy na kami sa aming pagkain. Napansin ko na hindi na ako katulad nung bago pa lamang ako dito. Madalas na itong makipag-usap sa akin. Napatingin kaming dalawa sa kanyang cellphone na nasa gilid nang bigla itong tumunog. Kitang-kita ko at ang dalawang mata ko ang wallpaper nito. At sorry na lang sa akin dahil hindi ako yon. Walang iba kundi si Charm at siya rin ang tumatawag. Hanggang kailan nga kaya titiisin ni Reyna ang nararamdamang sakit bilang isang tunay na asawa ngunit patuloy na itinatago ang relasyon. Hanggang saan nga ba aabot ang relasyon nilang dalawa? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.